sa rocket launch na ito ay naapektuhan ang kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa may Aparay, Cagayan. Para sa karagdagang detalye, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Ligi, hindi man nagkaroon ng direktang pinsala sa alimang bahagi ng bansa, parehong perwisyo ang dulot ng no-sail zone bunsod ng isang rocket launch at ng masungit na panahon para sa mga mangisda dito sa Cagayan. Kahapon pa naglabas ang abisong lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan, na huwag munang pumalaot ang lahat ng sasakyan pandagat bunsod ng paglunsad ng rocket ng North Korea na posibleng dumaan sa eastern seaboard ng bansa at posibleng magpaulan ng debris na maaaring makasakit o makapinsala. Sa kabutihang palad, walang naiulat na anumang pinsalang dulot ng debris na tinatayang bumagsak may 300 kilometro sa karagatan sa gawing hilagang silangan ng bansa. Pero heto, hindi rin naman naiwasan na may naabala, partikular ang mga mangisda sa barangay Palawig at San Vicente, gayon din ang ilang passenger vessel. Sa barangay Punta naman sa Aparay, Cagayan, dagdag perwisyo raw ang no-sail warning sa mga mangisda. Mahigit isang linggo na raw kasi silang hindi nakakapalaot dahil sa masungit talaga ng panahon. Sa kanilang mga nabubuhay sa biyaya ng dagat, huwag naman daw sanang makadagdag pahirap pa ang mga tulad nitong rocket launch na abala sa paghahanap buhay nila. Ang lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cagayan, ipinagpapasalamat na walang anumang pinsala mula sa rocket launch. Jiggy. Maraming salamat, Ivan Mayrina.